hopefully may balik siya si ABS-CBN. Talagang she is the one that got away. Kung just in case wala si Ann Curtis, ano kaya mangyayari? So far, itong pinakamalakas. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Okay mga Kuyakoy, this is Kuya Mike. Ang Kuya nyo sa Amerika, this is for the Kuyakoy list. Okay, so ito na naman matapos ating eye cataract surgery. For some reason, masakit yung ating likod. So just in case may problema tayo, hopefully not sa ating kidney. But so far, nakuha ko naman yung results. Kaya nga nagpa-blood work ka tayo kanina at nakuha ko na yung results. Seems to be fine so far. So I'm hoping it's just muscle pain. May kinalikot lang ako sa ilalim ng bathroom sink. And then sumakit na. Oh my God, ganun talaga siguro. Pag nagkakaedad, okay, so... Pero it's been like what? Probably close to a month now. So, ayun nga. Alright. So, today, it's a Monday at nagsisimula na yung Democratic National Convention. It's a whole week process. So, sa mga taga-outside America, ganun po yung nangyayari. Some 3 weeks ago, yung Republican National Convention naman na ginawa sa Wisconsin, si Trump, no? Sa Milwaukee ito nangyari, Milwaukee, Wisconsin, na it's the worst city. Ka ba naman, ha? Host, nag-host sa yung Milwaukee, tapos sasabihin mo bilang kandidato na you would say it's the worst city ang Milwaukee. Unbelievable. But right now, it's for the Democratic National Convention, it's in Chicago. So far, magsasalita si President Biden, and then I think even Jill Biden, the wife, and I think Hillary Clinton. Okay, so again, sinasabi ko po sa inyo, marami tayong shirts, lalo na sa mga Filipino-American na Democrats. Nagluloko itong ating YouTube, mukhang hindi natin nalagay yung array ng mga shirts. Hopefully, maayos na. I'm not even sure. I'm not even certain kung bakit nagkakaproblema. But any case, if you like mga shirts na very Filipino para manghikayat at para magpakilala na ikaw ay for Kamala Harris and Mr. Coach Tim Walz, we want to go to my Shopify store, The Kuyakoy Life, nandyan po yan, and The Kinder Life. And we want to check also Etsy. So, sa mga ating mga kapwa Filipino-American na Democrats and even Republicans, ang daming mga Republicans na lumilipat na sa Harris team dahil nga talagang hindi nila gusto si Mr. Trump. Aside from that, ayun, last night pinakilala na yung mga teams ng magpasikat. But aside from that, ang pag-usapan muna natin is yung madamdamin and very heartwarming na pagkilala sa Showtime Online University ng SONU na kung saan tamang-tama yung sinabi ni Vice, no, that malaking-malaking bagay itong online host and yung konsepto na in between gaps or rather in between segments merong pumapasok yung online na mga taga Showtime. Nandiyan so far yung mga kilala ko diyan, sila Wise, sila Mariel Antenorio, andiyan sila Nikki Morena, si AC Soriano, JM De La Serna. So marami pang iba, no? Malaking-malaking bagay ito for the people na kagaya ko na nanonood ng online to be glued watching. It was very heartfelt. Kinilala talaga ni Vice. And in fact, kinilala niya rin si Anna Ramsey. Si alam na alam ko na panghihinayang ni Vice. And yet, sabi niya, susuportahan niya si Anna Ramsey in sa Will to Win. Even ABS-CBN has acknowledged that sa kanilang reporting si Anna Ramsey ay nandun nga sa Will to Win. Hopefully, may balik siya sa ABS-CBN. Talagang, she is the one that got away. Yun sinasabi ko nga. The one that got
away. You know, I don't know kung ano nangyari sa PBB, pero sayang na, you know, pagkakataon na yun sana for another host. Okay, so far, 15 years na. And, kumbaga, ito yung kinakatakutan ng mga host dahil talagang pahirapan na praktisan na pag-iisip ng konsepto. That's to be bongga. Sabi nga ni Vice, itong si Karil lang naman ang nagpaumpisa ng pasobrahan ng galing. Yun ang nabanggit ni Vice, no, at one point na si Karil yung nagpaumpisa na kailangan talagang high level yung pinapakita na show for magpasikat. Hindi ko alam kung yun ang sinasabi kay Teddy at kay Jugs, yung na playback na reverse na magpasikat na talagang ikinamangha ko. Yun na nga, nagkaroon na ng grupo-grupo. First time at ang unang magpapakilala ng kanilang konsepto at galing eh sila Meme. First time in the whole 15 years na magiging Monday. Usually, dun siya sa dulo. Either Thursday or Friday. Pero this time, Monday pa lang. Actually, I like Monday. Yun nga lang, pag ikaw ay unang pakita, unang labas, eh, pwede ngang gawa ng paraan ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday groups, no? Para malamangan ang Monday group. Pero, kung ako sa kanya, okay rin yung Monday kasi at least you have Saturday and Sunday to rehearse. You have that time. Pero yun nga, kailangan ipakita ni Vice at ni Karil. First time na magsasama si Karil at ni Vice. And then kasama pa yung best friend or yung baby boy na si Ryan. Very interesting itong tatlo dahil si Ryan, mami niya si Vice. Pero ito namang si Ryan, para I'm sure and of course, obvious naman na they love each other, na si Ryan at saka si Karil may konting bit of patutsadahan. Tuesday naman, si Ogie at si Kim. Again, and MC and Lassie. Let's see kung ano magiging konsepto nila. Alam ko palaban din si Kim. I don't know if Ogie would be able to put it up a notch sa kanilang laban. Pero let's see how this will fare for Kim na champion. And then Wednesday group na may complaint kaagad si Ami Perez dahil ang pinaka-lead nito ay si Vong Navarro na to be honest, hindi ko alam. I did not imagine na ganun ka-fastidious, ganun ka-stricto itong si Vong saka magpasikat. Tapos kasama pa doon, nagustong-gusto nila na halos everyone wants to have Darren sa kanilang grupo, di ba? Pero this time, nakuha, eksaktong-eksakto, nakuha ni Vong. Pero let's see kung magko-complain pa itong si Ami Perez sa napakatagal na rehearsal. Kasama rin dito is si Ayon. Thursday group naman ay Jugs and Teddy with Ann. Formidable itong group na to actually. No? Si Ann Curtis, champion. Ilang beses na yan nag-champion. And then Teddy and Jugs pa, champion. Yun nga lang, halos magmakaawa kahapon. Si Teddy na magpakita si Ann Curtis sa kanilang grupo. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, matagal na na nawawala si Ann Curtis. Right now, ang sabi is she is there in Dumaguete. Let's see kung paano maiiswak ni Ann Curtis yung kanyang schedule. Napaka-busy. Sabi ko nga, sana mabigyan naman ng kahit 1 or 2 days itong si Ann Curtis na huwag niya kaligtaan yung kanya mga followers sa It's Showtime. Dahil we kind of miss her. We do miss her. Ang mahirap yung pag hindi ka namimiss and sa sobrang tagal ng pagkawala ni Ann Curtis. Kung just in case wala si Ann Curtis, ano kaya mangyayari? Anong ipapakita ni Jugs and Teddy?
Ito ba yung AI na sinasabi? Hologram ba mangyayari kay Ann Curtis? Magvo-voice over na lang ba si Ann Curtis? May pa-video ba somewhere si Ann Curtis? Or kakanta na lang si Ann Curtis sa kanilang magpasikat ni Jugs and Teddy? Again, I'm very, very interested dito dahil mga genius ito. Itong tatlo actually are genius. Na si Jugs and Teddy, malikot ang isip. And then, walang preno rin si Ann Curtis sa pagalingan, sa death-defying na mga stunts. Still betting. So far, itong pinakamalakas. This time around, Jugs and Teddy, galingan natin. And then, Ann Curtis, hopefully magpakita ka na. baka naman antayin mo ang magpasikat. Doon ka lang magpapakita sa It's Showtime stage. Huwag naman. Yung panlima, yung cool na cool na si Jong, dahil sabi nga niya na back-to-back champion siya. At ang kasama niya, yung magaganda na si Sean at si Jackie. Will Jong relax this time? Or lalaban pa siya? Come on! Friday group ka. Ikaw yung ultimate. Ikaw yung pinakadulo. Ikaw yung pinakabongga. That should even probably pressure you to show na maganda ang magpasikat. Dahil, you know, you don't want to end this magpasikat 2024 na 15th year pa naman, hindi bongga. You really have to show it to the viewers, showtimers, na Friday group, talagang kailangan kumasa si Jong. So, we shall see. It's still like what? August? September? October? It's still 2 months to go? And sabi nga nila, they have to do it early, at least yung grupo, yung setting, yung concept, dahil mamamalimos pa sila sa mga sponsors nila. They have to look for sponsors and yung mag-provide sa nila ng pera to create the rightful na 15th year presentation ng bawat isa. Siyempre, kailangan pati yung mga guests nila. Bongga! Alright, so that will be it. Again, ito si Kuya Mike of the Kuya Kuya List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel. Give it a thumbs up. Still, may pa $1.99 per month pa tayo na mga exclusive videos. Again, ito po si Kuya Mike. Until next time.